What's up guys, mga ka-poultry, good morning. Ngayon po is day 3 po ng ating mga sisiu. Then, shout out nga po pala kay Mr. Justin Paul Dumot sa pag-advise sa akin. Thank you go. And then, shout out po kay Sir Justin Harrison Autida, kay Ma'am Mika Liasan. Sila po yung mga bago pa lang po nagsisimula sa pagpo-poultry at saka ginawa po nilang guide yung channel ko. Thank you po sa pag-follow. And then sa mga bago dyan or kakasimula pa lang or nagbabalak na magsimula sa pagpo-poultry ng broiler, pwede nyo po ang gawing guide yung channel ko, kaya subscribe na po and pupunta na tayo doon sa poultry hub. So guys, andito na tayo sa poultry house natin at ngayon is papakita po namin yung brooder house, kung ano na yung itsura, tapos titingnan din natin yung mga sisiu kung okay na ba sila, ano yung sitwasyon nila. Sa ngayon guys, is binuksan po namin yung brooder house para makapasok po yung hangin. So sisilipin natin, tara. So guys, ito na po yung sitwasyon ng mga sisiu. Medyo okay na, malaki-laki na konti. Ngayon is papakita namin yung brooder house. So guys, ngayon is pangatlong araw na po ng mga sisiu natin. Sa nakikita nyo, binuksan na namin yung brooder house pati yung sa kabila. Kasi po, ang panahon ngayon is medyo mainit tsaka hindi maulan. So, para po matuyo din yung mga ipa, yung mga ipot, iwas sa amonya. Mapasukan din po siya ng hangin para presko. Kailangan ng mga sisiu yun. Pero mamayang alas 5, ibabalik na din naman po namin to. Or kaya pag uulan ng maaga, ibabalik, isasarado naman po. Yun. So tignan natin yung sisiu guys. So guys, ngayon ipapakilala ko sa inyo or ipapaalam ko sa inyo ang mga basic na mga gamit dito sa poultry. Kailangan nyo itong i-prepare ahead of time before kayo maggumawa ng poultry. So una, yung drum. Lalagyan po natin ng tubig, accessible sa water. Ito, pinaka number 1 yung i-prepare guys. Is yung number 2 is galoner or galon. Ito po yung ginagamit natin ngayon na sisidla ng tubig para po sa maliliit na chick. Para abot po ng chick. Maliit po siya eh. So pag lumaki na yung chick, yung mga sisiu natin, eto na yung gagamitin natin, yung planggana. Pag naabot na po ng mga sisiu natin yung planggana, pwede na po gamitin yung planggana kasi mas madali itong lagyan ng tubig ng mga poultry boys. And then, ito po ay tinatawag na tube feeder. May dalawang klase ng tube feeder. Yung maliit saka malaki. As usual, pag maliit, syempre sa pang sisiu. Kayang abutin ng sisiu. Sa ngayon, eh, nasa newspaper pa lang natin nilalagay yung mga feeds. Kasi hindi pa nila masyadong abot. Siguro mga next day or sa susunod na araw,
ito na po yung gagamitin natin kasi abot na to ng mga sisiw natin. Then kalaunan, pag lalaki na yung sisiw natin, kaya nang abutin tong malaki, pwede na din natin gamitin. So, etong dalawang to is pwede nang gamitin ng mga malalaking sisiw pag kaya nang abutin yung malaki. And then, lastly, kailangan din natin ng... So lastly guys, itong timbangan is sa dati kong video is ginagamit natin pang timbang ng gamot, vitamins, ng mga sisiw. Ngayon is gagamitin din to sa pag-weigh-in natin ng mga manok. Every week po is nag-weigh-in tayo. Siguro sa susunod na mga episode natin is papakita po namin yung pag-weigh-in po ng mga manok at saka ipapakita ko din po yung tally sheet kung sa araw versus weight. Yun po, para po malaman nyo din po. So, tingnan nyo guys. Kakatapos lang pinakain yung mga sisiw, ginigising po ng mga poultry boys natin yung mga natutulog na sisiw doon sa gilid. Isa po yung paraan para makakain yung mga natutulog kaya yung mga nandoon na sa tabi, natutulog na lang na hindi pa nakakain, yun po yung pamamaraan. Always niyo po itong gawin every time na may pagkain or meron pang pagkain tira tsaka natutulog na sila sa gilid, gisingin sila talaga guys. Ganyan. Lalo na yung nasa gilid.